Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ikadalawa sa buwan ng Hunyo taong 2020 at sa ulo ng mga balita. Dolly Mi Maropa nagpaalala sa mga manggagawang balik trabaho na. Mayor Panaligan nagbaba ng executive order na naglalaman ng panuntunan sa pagsasagawa ng mga religious activities sa Luzon. At index crime sa Mi Maropa tumaas nang pumasok sa GCQ ang rehiyon noong Mayo. At sa detalye ng ating mga balita, balik trabaho na halos lahat ng manggagawang Mindoreño ngayong nasa Modified General Community Quarantine na lalawigan. Dito nagbigay ng paalala ang Dolly Mi Maropa sa mga panuntunan na dapat sundin upang makaiwas ang mga manggagawa sa banta pa rin ng pandemyang COVID-19. Narito po ang report. Ngayong nasa Modified General Community Quarantine na lalawigan, karamihan sa mga manggagawang Mindoreño ay balik trabaho na. Dito nagpaalala ang Department of Labor and Employment Mi Maropa na sundin ang binabang DTI and Dolly Interim Guidelines on Workplace Prevention and Control of COVID-19. Layo na naturang guidelines na palakasin ang physical at mental resilience ng mga workers. Mapababa ang transmission ng COVID-19 at contact rate nito at maiwasan ang pagkahawa kung sakali. Ayon kay Dolly Regional Director Albert Gulib, kabilang sa mahigpit na panuntunan o health protocols na dapat panatilihin ay ang palagi ang pagsusuot ng face mask, pag-obserba sa physical distancing, pagkakaroon ng disinfection facilities, mga hand sanitizers o alcohols, footbath, mga signages at maging logbook o talaan ng mga empleyado at mga bisita na pumapasok sa isang establishmento. Ensure po natin yung safety and health of the employees, the clients, and of course the management in the workplaces. May pinalabas po na DOLE DTI Interim Guidelines on Workplace Prevention and Control of COVID-19. Dito po may mga provisions po yung itong guidelines na ito kung paano po natin ini-implement itong mga controls no and preventions no in the workplaces. First, yung bago po sila papasok sa workplace or sa office nila, dapat po naka-mask po sila. That is mandatory actually, yung wearing of mask. Tapos po may thermal scanning para malaman natin yung temperature ng management ba ng employees or ng clients natin. And of course we encourage no to also provide foot bath no para po sa mga pumasok na dapat ma-disinfect po yung ano yung mga sapatos po nila or tsinelas. Depende po kung anong gamit na inalo po ng management. And of course, the provision of sanitizers or alcohol. So ito po yung mga ano natin nandyan po sa ano sa interim guidelines prior to their entrance in the workplace or in the office. Ayun po. And of course, sa loob naman may mga controls din na dapat na i-observe or i-comply no, like social or physical distancing, dapat strictly implemented no by the management, of course the workers. Nagpaalala rin ang opisyalis na bigyan pansin rin ng mga manggagawang edad 60 anyos pataas at may mga health conditions. Maaari ang mga itong bigyan ng alternatibong mga pamamaraan upang patuloy na makagampan sa trabaho tulad ng work from home at iba pa. Alternative, with an alternative arrangement, no? Or they can perhaps agree on an alternative work arrangement, yung sinabi ko po ninyo na work from home or telecommuting, yun pwede po yun.
Nilinaw ni Regional Director Gulib na bagamat nire-recommendan nila ang pagsasagawa ng COVID testing sa mga manggagawa, hindi naman obligado ang mga employers na isagawa ito. Basta't siguruduhin lamang na masusunod ang mga binabang guidelines sa kani-kanilang mga establishmento. Sa ano lang po namin, in support to that, no, kasi ano yan, yung interagency task force po actually ang nag-re-require po talaga kung ano mga test yan, no. Sa amin lang, in support of the guidelines, no, the mga omnibus guidelines, mga resolutions, no, passed by the interagency task force. On the part of the Department of Labor and Employment, we issued this labor advisory number 18. Inisyo po ito ng ating kalihim Secretary Silvestre Bebot Bello III, no. Kung ang tanong dito, kung sino po ang magso-shoulder ng cost ng test kits, ng mga PPEs, ng mga sanitizers at saka iba pang mga kailanganin, no. Sinabi po dito sa Labor Advisory number 18 na dapat ang employers ang magso-shoulder po. Yung sabi natin na mandatory ba yung test kit? Ah, hindi po kami ang nag-ano dyan. Hindi po kami ang nag-prescribe dyan. No? Ang sa amin lang is, kung may test kit or may test, may testing, dapat ang mag-shoulder doon ang employer. Now, in the case of contractors or subcontractors, ang clients nilang magsusyoder. Batidanian ang kanilang kagawaran na di lamang krisis pang kalusugan ang nararanasan ngayon, kundi maging krisis pang ekonomiya. Nauunawaan niya ang kalagayan ng mga mamumuhunan o mga employers, kaya naman di lamang sila nakaalalay sa mga manggagawa, kundi pati na rin sa mga employers. Subalit nagpaalala pa rin ang Dole Mimaropa na kailangan dumaan sa masusing proseso ang pagtatanggal ng empleyado maging sa panahon na ito ng pandemya. Dalawa lang po pwede tayo magtanggal, yung just cause at saka authorized cause. Opo, and of course with the due process po yan. Hindi po natin pwede tanggalin ng basta-basta mga tao po. Opo. If the termination of employment is due to just cause or causes, and of course may due process yan, yun po yung mga violation of company rules, violation of company policies, yung mga ganun. Example lang po yun. Pero kung authorized cause naman po, for example, termination of employment to prevent further losses, mga ganun po. Termination of employment due to disease not curable within a period of 6 months, mga ganun po. Redundancy. Ayan pa, the affected workers are entitled to separation pay. Sa ibang balita, 29 ng Mayo ang nanlagdaan ni City Mayor Arn ng panaligan na Executive Order No. 29-2020 na may titulong an Executive Order prescribing the rules for the resumption of the masses, worship, and other religious services in churches, chapels, temples, mosques, and other places of worship in the city of Calapan under a general modified community quarantine. Batay sa nasabing kautusan, pinapayagan na ang mga religious activities sa lungsod sa ilalim ng MGCQ, subalit sa kondisyong paiirali ng minimum health standards. Nasa 30% lamang o 30% lamang ng seating capacity ng simbahan, chapel, mosque at saan mang lugar dasalan ang pinapayagan. Ang 1-meter distance sa seating arrangement ay dapat sundin kasabay ng pagsusuot ng face mask. Kinakailangan ring mayroong alcohol, hand sanitizers, foot bath at thermal scanner sa entrance ng lugar at hand washing facility malapit dito. Isa lamang dapat ang entrance at exit sa lugar. Ang fellowship matapos ng religious service ay hindi hinihikayat at hanggat maaari dapat ito ay maiksi lamang. Ang choir members ay limitado rin lamang na dapat ay mayroon ring physical distancing. Dapat rin bumalangkas ng pamamaraan kung paano makukuha ang pangalan, address at contact numbers ng mga dadalo at makikibahagi sa religious service. Ganito rin ang mga panuntunang inilatag sa mga seremonyas tulad ng kasal at binyag habang mga gawain tulad ng posisyon.
ay dapat munang ipaalam at ihingi ng permiso sa tanggapan ng punong lungsod para sa kukulang koordinasyon at pagkabay. Samantala, lifted na nga ang liquor ban sa Calapan City, ngunit may mga panuntunan pa rin itinakda ang pamahalaan lungsod sa pag-inom ng alak, kabilang na ang pagbabawas sa pag-inom ng anumang nakalalasing na inumin sa mga pampublikong lugar at pag-alis ng bahay kapag nakainom na. Ngunit, ayon kay Calapan City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Julian Olonan, hindi pa rin maiwasan ang mga pasaway, kung saan kahapon lamang may mga naaresto silang violators dahil sa pag-inom sa kalye. Kaya naman paalala niya sa lahat ng Kalapenyong huwag samantalahin ang lifting ng liquor ban sa lungsod. Isa-isipan niya ang mga binabang kondisyon sa pag-inom ng alak upang hindi maaresto. Naman sa pagdating sa liquor ban, ay pinaalalahanan talaga kayo na pagbili niyan, pwede kayong bumili, pwedeng uminom, provided nasa loob kayo ng bahay. Kung lasingan na nasa labas kayo, mapasamayan talaga na lasing kayo, ay huhulihin kayo, arrestin po kayo. In fact, kahapon lang may nahuli kami na nag-iinom mismo sa kalsada. No? May serbisa, o mayroong beer, mayroong gin, at nakapuslit siguro yun ba? So yung isa nahuli, no? Pinapaalalahanan kayo na yung binigay sa inyong privilege na makabili at uminom, mayroon pa rin kaukulang protocol, ma'am. So, di pa rin pwede na nakikita kayo sa public kahit nasa bahay kayo, sa garage, bawal pa rin po, no? So, yan po ay pinatutupad sa kadahilanan na konektado pa rin doon sa pag-ingat natin sa virus. No? Alinsunod sa City Ordinance No. 64-2020 na pumapayag sa pagbebenta ng alak at nagtatakda ng regulasyon sa pagkonsumo nito, ang mga mahuhuling violators ay magmumulta ng 3,000 piso o community service ng 10 araw sa unang paglabag at 5,000 piso naman o isang buwang community service sa ikalawa at sa mga susunod pang paglabag. Antabayanan na iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get this show on, come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Tumaas ang index crime sa Mimaropa mula ng isa ilalim ang rehiyon sa general community quarantine. Sa datos,
24% ang naging pagtaas sa index crimes mula May 1 hanggang 29 kumpara noong April 1 hanggang 30, 2020 kung kailan nasa ilalim ng enhanced community quarantine ng Mimaropa. Ang ibang detalye sa ulat ni Mel Francisco. Sa loob ng isang buwan na nasa ilalim ng General Community Quarantine ng Mimaropa nitong Mayo, kung saan bahagya nagkaroon ng pagluluwag sa paggalaw ng mga mamamayan. Mula May 1 hanggang 29, dumoble ang bilang ng murder incidents sa rehiyon at nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa physical injury at theft kumpara sa mga insidente noong April 2 hanggang April 30, taong kasalukuyan, kung kailan naman umiira lang enhanced community quarantine. Sa datos ng Police Regional Office Mimaropa, naging 10 ang murder cases, habang 4 ang nadagdag sa mga theft incidents. Sa kanila pa ring datos, noong May 1 to 29, walang naitalang homicide at robbery case, habang isang motor napping incident naman ang naganap. Mula naman sa 11 noong Abril, ay naging 10 ang rape cases sa rehiyon, bagamat may tuturing pa ring mataas ang insidente sa nasabing krimen. Ang rape ang isa ngayon sa tinututukan ng pulisya dahil sa kapansin-pansing dami ng mga naitatalang kaso nito. Sa kabuuan, ang mga nabanggit na pawang index crimes ay tumaas ng 24%, habang bumaba naman ng halos 17% ang non-index crimes. Nagkaroon din ng pagtaas sa paglabag naman sa special laws ayon pa rin sa Pro Mimaropa. Samantala, para mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga persons deprived of liberty o PDL at mga jail officers, patuloy sa pagsasagawa ng disinfection ng Calapan City District Jail sa pangunguna ni OIC City District Jail Warden SJO4 Dante Montilla. Sa ginawang disinfection, isa-isang nilinis ang dorm, selda ng mga sasakyan para mapuksa ang mga bakterya at virus na maaaring may dala ng sakit. Inilabas rin ng mga gamit at hinihiga ang kama ng mga PDL at ibinilad sa araw para sa natural disinfection. Ayon sa Calapan District Jail, regular at araw-araw sila nagdi-disinfect ng mga kagamitan at paligid nila sa loob ng BJMP para makatiyak na napapanatiling malinis at ligtas ang mga PDL, ganun din ang mga jail officers dito. Samantala, para sa karagdagang kaalaman ng mga jail officers sa naturang ahensya, nagsagawa rin sila ng donning at doffing ng PPE o personal protective equipment kung saan itinuro dito ang wastong pagsusuot at pagtanggal ng mga PPEs para makasigurado ang mga jail officers na ligtas at buo ang proteksyon nila kontra COVID-19. Sa pangunguna naman ni Provincial Health Office Rehabilitation Coordinator Maynard Patulan, nagbigay rin sila ng iba't ibang tips para mapalakas ang resistensya at wastong paghawak sa mga suspected o confirmed COVID-19 patients. Sa huli, patuloy rin na nila sila sa pagsasagawa ng information dissemination para mas maintindihan ng bawat isa ang sakit ng COVID-19 at kung paano ito maiiwasan at malalabanan. Bagamat naibaba na sa Modified General Community Quarantine ang lalawigan ng Oriental Mindoro, marami pa rin sa mga kababayan Mindoreño ang lubos na nangangailangan ng ayuda dahil sa mga nawala ng trabaho bunsod ng isinagawang Enhanced Community Quarantine. Sa tulong ng Nauhan Fire Station sa ilalim ng pamumuno ni Senior Fire Officer 2 Winston De Leon, kasama Red Cross of the Philippines, Oriental Mindoro Chapter, na mahagi ang mga ito ng relief pack sa 13 pamilya mula sa Barangay Sampagitan na lubos namang nangangailangan ng tulong. Sa bayan naman ng Bacoo, na mahagi rin ng ayuda ang BFP Bacoo Fire Station sa pamumuno ni Senior Fire Officer 2 Abby Makasa, kung saan ibinahagi naman nila ang mga food at relief packs sa Sitio Ribo, Barangay Bangkatan para makatulong sa mga pamilya at nangangailangan. Anila, naturang aktibidad ay sinagawa upang makapagbigay inspirasyon rin sa iba pa para makapagbigay rin tulong sa kapwa. Sa huli, ang BFP San Teodoro ay nauna na rin namahagi ng kanilang mga relief packs na naglalaman ng mga basic needs na mga benepisyaryong katutubo mula sa Sitio Saklag, Barangay Kaagutayan. At bagamat maraming benepisyaryo ang nagtipon-tipon sa lugar, pinatupad naman ang mahigpit na relief distribution, ang social distancing, at siniguradong lahat ng mga ito ay mayroong suot na face mask upang mapanatiling protektado laban sa COVID-19. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit?
Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Kumat maging kabit. Supported by the PCTA. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Extreme premium quality, best price. Available na. Extreme Cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Makatatanggap ng 2,000 pisong ayuda ang lahat ng barangay Tanod, health workers at nutrition scholar sa bayan ng Pinamalayan. Ito ang handog ng kanilang pamalaan bayan bilang pasasalamat sa mga ito at naging katuwang sila ng pamalaan sa paglaban sa COVID-19. Dahil batid ni Mayor Aristeo Baldos Jr. ang hirap at pagod na kanilang dinaranas sa pagpapanatiling ligtas ng komunidad at mamamayan, ipinanukala na nasabing alkalde kasama si Vice Mayor Rodel Magsino at mga SB members ang pagbibigay sa kanila ng tulong ayuda para sa mga benepisyaryo. Kaugnay dito, sinimulan na kahapon, 1 ng Hunyo, ang pamamahagi ng ayuda sa mga Tanod, BHW at BNS. Sa pamamahala ng Municipal Treasurer's Office kasama si Municipal Mayor Baldos, isa-isang iniabot sa mga ito ang tulong pinansyal. Ayon kay Mayor Baldos, layunin ng tulong programa na bigyan ng tulong ang barangay official na kung saan umipon sila ng pondo na siyang ipinamahagi sa mga ito. Nagpasalamat rin siya sa bumubo ng sangguniang bayan sa pag-aproba sa panukalang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po nito ay tayo sa bahay ng Pinamalayan. Kung wala kahapon pa ay nagbibigay ayuda na sa ating mga frontliners sa barangay. Unang-una ay ang ating barangay Tanod at ang ating BHW News. Alam niyo po na simula day 1 ng ating quarantine ay ang ating mga barangay officials na ito ating mga barangay appointed na ito ay sila na yung mga kasama natin sa barangay. Bilang pagkilala sa kanilang mga na-contribute o nagawa sa ating barangay, ang ating local government unit ng Pinamalayan ay naglaan ng pondo, nag-ipon ng pondo para sa kanilang hazard pay, at sa kanilang makatanggap man na sila ng kahit ng amount na worth 2,000 bawat isang tao, BSWs at yung mga Tanod natin. Ito ay nagkakaalaga na kulang-kulang na 2 milyon. At salamat sa aking sanggunian, kung unang device na katulong natin sa
pag-aaproba ng ating pondo para doon. Lubos naman pa sa salamat ni Barangay Tano Danilo Linga sa tulong na ayuda na pinagkaloob sa kanila bilang frontliners at malakihan niyang katulungan para sa kanilang sektor. Ako po si Danilo Linga, may pag-alagala. Ako po'y nagpapasalamat kay Mayor Angus Cuyo Paljos sa binigay sa amin ng ayuda dahil sa mga frontliner. Sa bawat barangay po na binigyan niya ng ayuda, kami po ang lahat ay nagpapasalamat dahil sa kanyang pagmamalasakit sa mga katulad namin mga frontliner, BNF at HW. Ito po ay malaking katulungan para sa amin. Maraming salamat po. Nasa 1,580,000 pesos ang inilaan ng pamahalaang bayan ng Pinamalayan upang bigyan ng ayuda ang mga lingkod bayani ng kanilang munisipalidad. Namahagi naman ang pamahalaang bayan ng Bulalakaw ng bigas sa mga mahihirap na pamilya na hindi napasama at nakatanggap ng ayuda sa Social Amelioration Program ng Department of Social and Welfare Development Office. Sa pagbabahagi ng bigas ay bahagi ito ng programa ng pamahalaan upang matulungan ang pinakahigit na nangangailangan sa pangungunan ni Mayor Ernilio Filias, katuwang si Vice Mayor Ramon Magbanwa at lahat ng konsehal. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo na natulong programa ay makatatanggap ng 25 hanggang isang kabang bigas. Ang maaaring makatanggap ng isang kaban ay ang mga mahihirap na pamilya na hindi napasama sa SAP members ng senior citizen na hindi kabilang sa social pension, rehistradong PWD, na hindi nakatanggap ng SAP, job order worker at LGU-funded workers at hindi miyembro ng 4Ps. Nagpapasalamat naman ang mga naging benepisyaryo sa ayudang kanilang natanggap mula sa pamahalaan. Nilinaw rin ng MSWDO na ang pamamahagi ay bawat pamilya. Kaya naman isa lamang ang miyembro ng pamilya ang maaaring kumuha ng bigas. Samantala, ayon pa rin sa MSWDO, kung may mga katanungan, mga mamamayan na nasabing munisipalidad ay makipag-ugnayan lamang sa kanilang barangay para sa paglilinaw. Maaaring nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Visit tayo, like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kahanap ng Newsline Staffing Group para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais nyo iparating sa aming tangkapan, maaari pong tumawag sa numero 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan ng serbisyo, hatid sa mga Mindanao. Ako po muli si Jake Viray na nag-iwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong masawang pagsabay-bay.